morning, good morning. To, wala pang kain tong mga manok. Dan, manok at saka pato, ang dami nila. Okay? Samahan natin si Erpat mag-topping ng rubber. Practice tayo. Para matuto tayo. So ito yung mga materialis, tingnan natin kung marunong ba tayo. Yan ang ginagamit, yung kawayan na yan na hawakan kapag mataas na, nasa taas na tulad nito. Tulad nito. So, mula dun sa taas, so kailangan natin ito. Abot talaga yun, galing doon. Hanggang umaba. So, kailangan kontrolado yung gamit mo nito. Dalawang kamay talaga doon. Hanggang sa nakarating dito. So, pagdating dito, nasa baba na, abot na ng kamay natin. So, dahil abot na natin yung puno, ito naman yung gagamitin natin. Ito. So, yan ang gagawin. Ang ganyan. Kita nyo. Yan. So, pag ganyan, pag nabalatan na yan, makikita nyo yung kanyang dagta. Yan. Yung dagta niya, medalo yan. Kasi ito, babalatan nyo rin to. Medalo yan hanggang dito, ang pababa. Tapos, may dugtong na naman dito. Hanggang sa, dito sa kanyang lagayan, no? Okay. So, ito na yun. Ubos na, pag na bumaba na kayong dagta, dito siya. Mamaya, mag-try tayo. Practice tayo mamaya. Ito yung anuhin natin. No? Tawag dito is mag-topping. Mag-topping ng rubber. So, dati, mula dito hanggang pababa yan. So, dahil ubos na, dito naman tayo sa taas. Kasi ang kabila tapos na rin mula dun sa taas hanggang bumaba, tapos na rin. Ayan, tingnan natin kung paano gagawin. Ayan, tanggalin yung tumigas na guma, pwede na panggatong yan. Madaloy na dagta ng rubber. Nakarating din sa dulo. Ayan, patak-patak na siya. So, aabot ng ilang linggo para dumami yan. So, araw-araw, tuwing umaga, ganyan ang gagawin, no? Para magkaroon na ng makapag-ipon ng katas ng guma. So, pag wala ng dagta yan, ayun, titigas na naman itong nandito. Yung mga dumalo na yan, titigas yan. Tapos, pag kailangan mo naman, pag kinabukasan, ayun, susugatan mo na naman siya. Then, kukunin mo naman yung nato yung guma na yan. Kukunin mo na naman. Para maayos ang pagdaloy niya. Ito yung puno na napusuan kong pagpraktisan ko ngayon. So, mula dito hanggang dito. So, ngayon pa lang, tanggalan na natin ito ng rubber. Meron siyang laman, kunti. Luma na.
gulutong. Kapag yung pagsugat mo nito, natamaan mo yung kanyang pinaka-tahoy dun sa loob. Itong rubber na to, maliliit pa kami, kinukoleksyon namin to. Ito. Tapos, ikutin namin itong ganito. Ayan. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Pag malaki na siya, ayan, ginagawa na namin siyang bola. Nagagawa to siyang bola. Ito. Kinukuha namin to na maliliit pa kami. Tapos ginagawa na yung bola. So ganyan na. Pagka ganyan na, yung susunod mong kukunin, iikot-ikot na dito hanggang sa bumilog siya, hanggang sa lumaki ng palaki. And pwede mo na sa ganyan bola. Yun nga lang, ang amoy nito, amoy. Lalo na yung nandito sa baba. Yung matigas na. Ganito ang paggawa. Mula dito, kailangan ito makalapat dito. Tandaan, manipis lang. Ang parang master na, no? Giniagawa mo! A few moments later. Ganun lang, no? Medyo nahirapan ako doon. Ayan, no? Lumaloy na. Mabilis. So ipunin yan. So mamayang mga alas 10, alas 11 or mga mas maaga pa doon, babalikan ulit to. Tapos lalagyan siya ng acid. Yung acid, yun yung nagpapatigas sa gatas ng rubber ng dagta niya. So yun, tapos na. So, ito yung mga puno ng rubber lahat. More or less, nasa 500 na puno ng rubber dito na ginagatasan. Puno ng dagta. So, lahat yan, isa-isahin yan at gagatasan para makuha yung dagta ng rubber. Puno ng guma, medyo nakuuhaw ka na, akyat ka lang sa nyug.